mahal namin. Happy pill namin. Sila yung nagbibigay saya sa araw namin. Hey! Hello! Hello mga kangiti! Welcome na welcome sa aking YouTube channel! Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ay magsubscribe na kayo para stay updated kayo sa aming new upload na videos. Gusto ko lang po, ninais na i-share ito para maging aware din po ang lahat dahil alam ko marami din tayo na mayroong alagang aso, minahal natin. So, busy ako kanina and then after ng free ko na, sakto-sakto nagbukas ako ng phone ko. So, na-relate kasi ako dito sa sitwasyon na pinagdaanan ni Jelay Andres. Napakasikat na artista at vlogger sa YouTube po siya, si Jelay Andres. Ayan po. Yung title ng vlog niya ay, just like 7 hours ago, another heartbreak. So, na-relate po ako sa story niya kasi meron din po akong alagang aso at sobrang mahal ko pong aso ko. Napaka-precious ng dog. Kailangan po talaga bigyan ng talagang pagmamahal. Hug natin palagi. So, hindi ko mapikilan umiyak dahil naramdaman ko yon. Nagkaroon din po akong minamahal na aso. Alaga ko ngayon na si Rio. Na-relate na ako dito eh. Aso ay tinuturo na nating parte, membro ng ating pamilya. So, ito po yung napagdaanan ni Miss Jelay, Mrs. Jelay Andres. Yung vlog niya na 7 hours ago lang. Sobrang naiyak ako. Mula sa simula hanggang sa huli ng vlog, 7 hours ago na vlog ni Mrs. Jelay Andres, another heartbreak. So pakinggan muna natin. Meron akong dalawang malaking aso. Minsan nakakalabas sila pag maliwas, pero dyan lang sa labas. So lang merong mga aso na nakalabas, pupunta doon, nanalaw sila. Siguro may virus yun, tas nahawaan si Chicken. Meron siyang parvo. Nakakonfine siya ngayon. Meron siyang parvo. Delikado talaga yung sakit ng parvo so far narinig ko. Sa mga puppy po siya, talagang nakakabahala, nakakatakot yung sakit sa sakit ng parvo, sa sakit ng aso yun. Sa puppy, hindi nila makayanan yun. De, mukhang puppy yung nakita ko. Sige, freedom mo na siya. Hindi ko kayanin yun na. Kasi diba yung aso, minahal namin ay sa bahay, sila yung happy pill namin. Sila yung nagbibigay saya sa araw namin. And ano ba yan? Pasensya na, ano na ko. Konti-konti lang kinukuha ko kasi baka kasi ma-detect ni Lolo, kaya ano, lumalaban yung aso na mabuhay, nakasama na yung amo niya. Ito po yung damit na sinuot ko kanina. Lalaban ko na ginawa kong panyo. Ito yung baho. Pinapatawa ko kayo kasi galing sa madamdami na pakiramdam. Ayan. Dario, come here. Come. Ayan. So, nung nag-post po si Jelay nito kanina, ito din yung araw na halos nahimatay ako dito sa aso ko. Kasi kanina, talagang gusto, kasi busy ako eh. I was growing my channel for a few days talaga. And then, hindi ko po siya nabigyan masyado ng attention. Kaya, sabi ko, linggo ngayon eh. Kala, punta tayo doon sa pet shop.
tingin-tingin tayo ng aso doon, baka may magustuhan si Rio na maging sibling niya sa bahay para naman meron siyang mapaglibangan, meron siyang kasama while busy ako sa pag-grow ng channel ko, kaming dalawa, di ba? Kasama sa channel din namin kung magkaroon kami ng panibagong aso. Kasi gusto ko kasi siyang maging masaya na panahon na busy ako, meron siyang kalaro, ganun, meron siyang kapatid. So napunta kami kanina doon sa pet shop. Eh, umulan, medyo umaambon, kaya ako muna yung labas sa sasakyan. Pumasok ako doon sa pet shop. Ako naman, dahil nasanay ako doon sa shop na kapag nagbukas ako ng pinto, ay automatic siyang magsara. So, distant naman ako, doon na kami sa loob. Pero yung kasing pet shop na yun, doon din kami, doon din namin pinag-groom si Rio. Kapag mahaba na yung balahibo niya, doon kami nag-groom. So, medyo takot siya doon kasi nga ayaw, hindi siya mahilig i-groom. Kaya, medyo ayaw niya. So, pagpasok ko doon, nilagay ko siya sa sahig na walang leash. Kasi sanay talaga kami na dalhin siya sa beach, sa mga shop, na hindi namin siya bigyan ng leash. Basta sigurado lang, sarado yung pinto. Pero pagbukas ko ng pinto doon, sira pala yung pinto. So, naging aware tayo doon. So, grabe na. Akala ko kasi yung likod, kasi yung asawa ko nandun pa sa sasakyan, ako yung una na pumasok dun sa pet shop. So, ang nangyari, pagbukas ko ng pet shop, nakapasok na kami, yung pag-aakala ko na automatic siyang sumara, hindi pala, sira pala yun. So, hindi siya nakasara. So, si Rio, hindi ko naman talaga namalayan kasi naging kaharap ko na yung groomer. So, nagharap ako sa groomer. Pagkasabi niya, uy, yung pinto hindi sara. Tapos ako naman kinabahan ako. Panik ako dahil si Rio. Mahal na mahal ko si Rio. Baka lumabas. So ako naman, sumigaw ako, Rio, saan ka? Rio. Pero siya nasa harap lang. Yung bang, ano siya, kinakabahan siya. Yung bang sitwasyon, kinakabahan siya humarap sa groomer. Dahil nga ayaw niya, baka i-groom siya muli. Kasi ayaw nga niya mag-ipag-groom. So nagulat siya. Ayaw na ayaw talaga siyang makarinig ng sigaw. So, nag-start na siyang tumakbo sa labas. So, ako naman, kinakabahan ako dahil tumakbo siya. And then, iniisip ko yung, hala, may sasakyan sa labas. Eh, hinahabol ko siya. And then, oh God, Lord. Ano? Sobrang panic ko na. Pati yung mask ko ay nalaglag na. Pati, halos nahulog ako sa hagdanan dahil sa kakahabol sa kanya. Remind ni Lord sa amin na talagang bigyan talaga ng pansin yung aso, yung alaga naming aso, dahil hindi po sila bata na kaintindi ng sinasabi natin, aso po sila. So, siguro sobrang gulat siguro siya dahil sumigaw ako, dahil ako naman nagpanik. Rio, eh siya naman takot dun sa groomer. So, tumakbo siya sa palabas dun kasi nga bukas nga, sira nga yung pintuan ng shop. Kasi dati automatic yun eh, pagpasok ko magsara lang siya ng kanya. Sa sobrang takbo ko, wala akong pakialam, muntik na ako nahulog sa hagdanan. And then nahulog nga yung mask ko. And then buti na lang nakita siya ng asawa ko, dahil nasa sasakyan yung aso ko, binuksan niya kapag yung pintuan, hinabol niya, tapos talagang ginag niya kaagad, kaya hindi na siya nakatakbo. Pero ako naman, sobrang panic na talaga ako. Sabi ko, Lord, salamat na pagtakbo niya doon sa labas ng tindahan, walang sasakyan. Paano kung may sasakyan doon tapos hindi siya nakita? So, baka masagasaan. So, sobrang kaba ko. Naging lesson sa amin na talagang maging vigilant kami sa aso. Dahil kahit naiisip namin na automatic man yung pintuan ng tindahan, kailangan pa rin namin tinignan talaga kung nakasarado ba talaga yung pinto. Kasi kapunta kami sa beach, hindi namin siya ilis kasi sanay siya. Kahit saan ako pupunta, sumasama yan siya. Pero binabantayan ko pa rin. Kaya lagi sitwasyon kanina, halos mahimatay ako dahil sa kaba ko. So, salamat naman, walang nangyari. So, naging lesson sa akin talaga. Nung pagkatapos ko nagluto kanina ng dinner, nag-open ako ng phone, yun kaagad naging kaharap ko. Nag-curious ako, ano yung heartbreak ni Jelay? Di ba mayroon siyang sitwasyon dati sa ano niya, sa love heartbreak niya. So, nakuros ako, pagbukas ko, pantukol para yan sa makabilang buhay yung aso niya dahil sa sakit na Farbo. So, dun ko na-realize na, ay, yung aso ko, nabigyan ni Lord ng pangalawang buhay. Purpose namin punta dun sa tindahan ay hanapan ko siya ng kapatid kasi nagbibenta din ng aso yung tindahan na yun. Pero ang nangyari ay tumakbo siya dahil sa takot ng sa groomer. Kaya yun, but thanks ka talaga na nabigyan talaga kami ng chance na makasama ulit si Rio. So ito, aso ko. Si Rio. Ayan. Hi, Rio.
lagi ko po ito siya sinasama sa vlog kasi siya talaga yung nagbibigay ng kulay sa araw ko. Kaya, a dog is a human best friend. Sila din katagapag-alaga sa atin. They are our guard dog. Sila nag-alaga, nag-protect sa atin. Kaya, sobrang laki ng purpose nila dito sa mundo sa atin. Sila po yung nag-comfort. Sila po yung nagpawala ng sakit sa loob natin. Ano yung ka, ano ba yung tawag dito yung nalulungkot tayo, sila yung nagpapasaya. Lahat may nakaka-relate. So, narelate ako kanina, sobrang iyak ko na walang condolence to Jelay na sa aso niya ro na kay God na nasa heaven na. So, iyon lang guys. Huwag po tayong basta-basta na maniwala sa ano, sarili natin na kahit sanay natin siyang hindi i-leash, pero bantayan pa rin natin na meron siyang sitwasyon na hindi niya naintindihan. Okay, so, ligay na maging lesson din ito sa atin na bigyan po pansin yung kaso natin. Bigyan po sila ng importansya, gamot, vitamins, mga kailangan nila, vet, kailangan din natin ipadala sa vet kasi yung mga vet alam nila yung mga sakit na dinadala ng mga aso at ano yung mga sakit na kailangan nilang iwasan. So I hope guys na itong vlog na to ay nakakatulong sa inyo. Para kay Jelay Andres po, si Chicken ay andyan na habantay sa iyo kahit di mo siya nakikita ay siya ay naging anghel na nagbantay sa iyo. Sana makarecover ka na kasi hindi madali din yung sitwasyon. It takes time talaga na ma-recover yung feelings mo na wala na minahal. Naging membro na sa buhay natin, naging part ng buhay natin ang ating minahal na alaga na aso. I hope that you will recover very soon and God bless you. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Ito po ay si Smiley RC, ang iyong kangiti. Signing off. Bye! Rio! Bye! This is Smiley RC, signing off.